السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mga kapatid sa Islam, ang gusto ko pong talakayin sa tanghaling ito ay ang mga tao, ano po, kakausapin natin dito, sila na mga mahilig o palaging pinapahalagahan ang kanilang mga itsura, okay? Mga mahilig magpaganda, magpagwapo, yung mga tao na curious masyado, yung laging pinapahalagahan ang kanilang katawan. Ano po, mga nagpapasexy, sabihin natin, nagpapalaki ng katawan, yung mga tao na ang sa makatawid, yung mga tao na laging binibigyan ng halaga ay ang kanilang panlabas na anyo. Ito yung tatalakayin natin ngayon. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Ayon sa pinakamalapit itong kaulugan, sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na hindi tinitignan ni Allah, "Inna Allah la yanzur." Hindi tinitignan ni Allah ang inyong mga ang inyong mga itsura. Ayan. Ang inyong mga itsura at ang inyong mga katawan. Hindi titigan ni Allah kung magandang lalaki ka ba, kung hindi ka ba magandang, kung hindi ka gwapo, or magandang babae ka, maputi ka, maitim ka, at hindi niya rin itignan ng inyong mga katawan. Hindi rin titigan ni Allah kung payat ka, maganda yung katawan mo, o yung malaking tao ka. Masabi natin na yung mga inooperahan na tao na masyadong malaki at nagpapa-opera, hindi titignan ni Allah yan. Ano ang tinitignan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Walakin, subalit ang tinitignan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso. Walakin, yanzuru ila aina, yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Ang tinitignan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso at ang ating mga gawa. Ang sabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, "Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Ang kaluwalhatian kay Allah subhanahu wa ta'ala, biyadihi al-mulk, ang makapangyarihan, ang kaharian ay nasa kanya mga kamay. "Alladhi khalaqa al-maut," ang lumikha ng kamatayan at buhay, "wal hayat liyabluwakum," upang kayo ay subukan kung sino sa inyo ang may pinakamabuti at pinakamainam na ginawa. So ang sinabi ni Allah, hindi yung maraming gawa. Ang sinasabi ni Allah rito, yung pinakamainam, yung pinaghusayan niya ang kanyang gawa. Halimbawa, ang sala, pinag-iigin niya ang kanyang sala, ang kanyang kawang gawa, ang kanyang hajj. Hindi ibig sabihin ito na maraming beses ka nag-hajj, maraming beses ka nag-umrah, hindi. Ang sabi, yung pinagbuti mo, yung kahit isang hajj lamang, ngunit pinagbuti mo. Sa makatawid, mga kapatid sa Islam, nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala rito sa mundong ibabaw upang sambahin siya at upang tignan sa atin kung sino yung may pinakamainam, pinakamabuti na ginawa. Ngayon, may mga tao na gumagastos gumagastos sa kanilang katawan, gumagastos na may binibili silang yung mga kutis. Naalala ko to, yung salitang kutis na to, yung masyadong pinapahalagahan nila ang kanilang mukha. Halos lahat na binibili lang, kanilang mga damit, magaganda. Maganda nga ang kanilang panlabas na anyo, ang kanilang anyo. Ngunit napakarumi naman ang kanilang puso. So walang saysay ito, mga kapatid sa Islam. Walang saysay ka kung madumi, maganda nga ang iyong panlabas na anyo. Ngunit madumi naman ang iyong puso, ito ay walang saysay. Dahil hindi ang titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinitignan sa atin ni Allah, ang ating mga puso at ang ating mga gawa. At gayon din, mga kapatid sa Islam, nais natin bigyan ng tuldok ito, kapag ang tao ay namatay, tandaan mo, gumastos ka sa iyong katawan ng milyong-milyon na salapi. Kapag namatay ka, ang magandang katawan na yan, ang magandang itsura na yan, ay pagpipiestahan din yan ng mga uod sa lupa. Okay? At kung mahalaga lang ang katawan, kung mahalaga ang katawan ng isang tao, edi sana ang tao, nananatili, ang aakyat sa langit ay ang kanyang katawan at ang maiiwan ang kanyang kaluluwa. Ano po?
Ang mahalaga ang ating mga puso, ang ating kaluluwa. Dapat pinapakain natin ang ating mga isipan sa kaalaman, ang ating puso sa pag-aaral kay Allah, at pinapakain din natin ang ating kaluluwa sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang ating katawan, pinapakain natin ito yung normal na pagkain, pagkain at pag-inom. Kaya mga kapatid sa Islam, huwag tayo magpapalin lang sa mga palamuti ng mundo. Huwag tayo magpapalin lang, sabihin natin, buti pa sila, buti pa yung mga tao na yan. Sila brother, sila sister, mashallah, magaganda. Mga gwapo, magaganda yung katawan, magaganda yung damit, magaganda yung bahay nila. Huwag ka magpapalin lang sa mga palamuti ng mundo. Ano po? Huwag na huwag ka magpapalin lang sa palamuti ng mundo sapagkat ang lahat ay maglalaho. Ang lagi mong ayusin ang iyong puso. Kapag naayos mo lang iyong puso, yan. Alhamdulillah, kapag naging maayos ang iyong puso, magiging maayos din ang ating katawan. Ang lagi natin binibigyan ng pansin, ano po, ang ating mga puso. Kaya huwag mong sasabihin ng iba. Huwag mong iisipin ang sinasabi ng iba. Tandaan mo, kapatid na Muslim, kapatid, kapag namatay ka, mag-isa ka lang sa iyong libingan. Mag-isa ka sa iyong libingan. Hindi ka sasamahan ng mga tao na kapaligid sa iyo. Yung grupo niyo, mga gwapo kayo. Magaganda kayo. Mayayaman kayo. Mga politician kayo. Mga kilalang pamilya kayo. Kapag namatay ka, mag-isa ka pa rin sa iyong libingan. Tandaan mo yan. At mag-isa kang tatanungin sa libingan. Mag-isa kang lilitisin sa kabilang buhay. Kaya ang dapat mong laging iisipin, ano? Ay ang iyong puso at ang iyong mga gawa. Ito yung sinabi sa hadith. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Tunay na hindi titignan ni Allah ang ating mga itsura. Wala ajasamikum at ang ating mga katawan. Maganda ba yan? Gwapo ba yan? Pangit ba yan? Maitim ba yan? Maputi? Payat ba yan? Malaki? Mataba? Maganda ang katawan? Hindi. Hindi yan titignan sa atin ni Allah. Ang tinitingnan sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang ating mga puso at ang ating mga gawa. So, hanggang dito na lamang, paay sa aking sarili, lagi natin linisin ang ating mga puso mula sa inggit, mula sa galit, mula sa pagkapuot sa ating kapwa. At ang unang-una, linisin natin ang ating puso saan? Mula sa shirk, sa pagtatambal ng ibang Diyos liban kay Allah. Ang tanging nangiibabaw na pagmamahal sa ating puso, walang iba ang pagmamahal sa nag-iisang Diyos na si Allah, pagmamahal na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagmamahal sa mga sahaba, pagmamahal sa ating mga magulang, at pagkatapos sa ating mga sarili. Dapat iligtas natin ang ating mga sarili laban sa impyerno ng apoy. Huwag kang maging matakot na maging mahirap, sapagkat hindi ka tinakot ni Allah na ikaw ay maging mahirap. Huwag kang matakot na ganyan ang itsura mo. Huwag kang malungkot, sapagkat si Allah ang lumikha sa iyo. Matakot ka saan? Sa impyernong apoy, sapagkat dito ka tinakot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya lagi mong isipin kung papaano mo ililigtas ang sarili mo sa impyernong apoy. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.